الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bilang panghuli mga kaibigan mga kapatid babanggitin ko lamang itong isang hadith na naglalaman ng limang gininto ang payo mula sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan kabla khams." Samantalahin mo ang limang bagay bago ba dumating ang limang bagay na ito. Sabi ng mahal na propeta, may limang bagay na tinataglay mo ngayon. Samantalahin mo to sa kabutihan bago pa dumating ang limang bagay na ito na maaaring hindi mo na kayang gawin yung mga gawaing tinataglay, mga gawaing sa panahon na tinataglay mo yung limang bagay na ito. Sabi ng mahal propeta, shababaka kabla harami, ang iyong pagkabinata bago pa dumating ang iyong katandaan. At ito ay napagtatanto natin, subhanallah. Kapag ikaw ay tumanda, minsan naisip mo na naway bumalik ako sa aking kabataan. Saka natin napagtatanto kung gaano kahalaga ang kabataan panahon. Dahil yung lakas mo noon ay hindi katulad kapag ikaw ay tumanda na. Yun ang ibig sabihin ng mahal ko. Kung ikaw ay nasa kabataang edad, magsaliksik ka ng kaalaman bago pa dumating ang katandaan na mangangatwirang ka na. Pupunta ako sa madrasa, uupo ako kasabay ng mga bata, magsisisi. Ikalawa, sabi ng mahal propeta, wasihataka kabla sakamik, ang iyong kalusugan bago pa dumating ang iyong karamdaman, sakit. At ito ang isa sa pinakamalaking musiba, problema natin ngayon. Napapabayaan natin, naalala lamang natin si Allah kapag tayo ay nagkakasakit, umiiyak lamang tayo, nagbabalik loob tayo kay Allah, nagsasadaka tayo dahil natatakot tayo na tayo ay mamatay kapag tayo ay may karamdaman. Itong subhanallah, hindi natin naunawaan ang biyaya pagpapalang kalusugan. Pumunta tayo sa mga hospital, minsan kapag may binibisita tayo sa hospital at minsan dinadaanan natin, subhanallah, isang naka-admit, napagtatanto natin kung gaano kahalaga ang kalusugan. Subalit sadyang tayo lamang ay pabaya makalimutin, walang utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Waginaka kabla fakri, ang iyong kayamanan bago pa dumating ang iyong paghihirap. Habang ikaw ay mayroon, magbigay ka ng sadaka. Huwag mong ipagdamot. Lahat ng ito ay papalitan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dinodoble ang mga pinagkakaloob mo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ano pa mang ibinibigay mo, ay ito ay aanihin mo sa kabilang buhay. Meron nga isang nabanggit na kwento na isang da'ya nagpapalaganap ng reliyong Islam. At alam natin kung gaano kadakila ang gawaing pagpapalaganap ng reliyong Islam. Siya ay pumanaw at napanaginipan ng isa sa mga salih. Tinanong siya, anong ginawa sa iyo ng iyong Panginoon? Sabi niya, faw. Ako ay iniangat niya sa pinakamataas na antas sa paraiso. Anong dahilan? Dahil ba sa iyong pagdadaawa? Hindi. Dahil sa mga riyala, mga piso, salapi na aking ibinibigay bilang sadaka. Subhanallah. Ang sadaka, kung naunawa natin, isang gawain nakakamangha at hindi natin naunawaan. Kaya nga sa ibang hadis sabi ng mga propeta, daw mardakum bis sadaka. Gamutin nyo ang may mga sakit sa inyo sa pamamagitan ng sadaka. Dahil sa pagbibigay ng sadaka, ginagawang dahilan
ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan nito, kung aniya mo ay para sa taong nagkakasakit, inshallah ta'ala, naway tanggapin niya Allah ang gawin niyang dahilan upang gumaling ang isang nagkakasakit. Sabi ng mahal na propeta, wa faraga ka kabla shuglik, ang iyong bakanting oras bago pa dumating ang iyong pagkabisi, pagkaabala. Napakarami tayong bakanting oras pero hindi natin sinasamantala sa kabutihan. Maraming nasasayang na oras, puro makamundong bagay. Kung maglalaan lamang tayo ng oras, kahit pagsasala, subhanallah, naiwan natin, ano pa kayong ibang kabutihan? 24 hours sa isang araw, ikaw ay nabubuhay. Insan, suri mong sarili mo. 24 hours, 5 beses na pagsasala. Kung pagsasama-samain mo, hindi pa abot ang isang oras, pero hindi mo kayang ilaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y pag-itatanong at itatanong sa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, sabi ng mahal na propeta, wa hayatika kabla mauti, ang iyong buhay bago pa dumating ang iyong kamatayan. Samantalay natin ang ating buhay. Lahat ng ito ay tatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa kabilang buhay. Na nabanggit natin yung hadith na sa kabilang buhay hindi may haakbang ng isang tao ang kanyang paa hanggat hindi sa kanya maitanong ang apat na bagay. Una rito ang kanyang buhay kung saan niya ginugol at ginamit. Lahat ng ito, thumma latus'alun na yawma idin anil na'im, itatanong sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng biyaya, pagpapalang tinamasa mo at ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin parati kay Allah na naway bago dumating ang ating kamatayan ay tayo makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at masabi natin sa mga uling sandali ng ating buhay ang La ilaha illallah.